What's up sa inyo mga kapadyak? Balik sa video na to ay magbubuo po tayo ng isang bagong wheel set na sasalpak po dito sa aking scale 980. Ang dami-dami po nakita na tutorial sa YouTube. Ibang video kasi medyo mahirap intindihin eh. So meron ako isang nakitang video na foreigner yung gumawa and spunk rim din yung kanyang ginamit. So medyo nakarelate ako sa video na yun kasi yung isang hub na gagamitin natin, which is yung front hub, ang model nito is BM440. Okay, so ito siya. Kung makikita ninyo, yung diameter ng flange ng kanyang spokes hole ay hindi pareho. So yung isang video na napanood ko, ganun din yung ginamit niya pero mamahaling hub yung sa kanya eh. Hindi? Pero pares kami hindi pantay yung diameter. Maliit dito sa drive side at malaki sa non-drive side. Shoutout nga pala kay Mr. Board Mechanics sa pag-calculate ng spokes na dapat kong gamitin sa ating project wheel set na ito. Okay, so ituturo ko sa inyo ng step by step kung paano ko siyang natutunan. Kasi nga ito kasi rear hub, nabuo ko na siya. Pero hindi pa ito na true kasi nga wala nga tayong drawing stand. And mas maganda kung sabay shop na gagawin kasi meron silang gauge para ma-check kung gano'ng kasikip itong ating spokes. Sa nga pala, bago tayo magpatuloy, ako nga pala si Chadong MTV and welcome to my channel. Please subscribe and click the notification bell para laging updated sa mga aking rides and sa mga kalikot episodes natin gagawin. Para sa future giveaways na ating ipamamahagi sa mga kapadyak natin ay maging updated ka. Kasi nga po tayo ay monetized na, so pinaplano ko pa kung paano yung gagawin natin, kung paano ako mamimili and ano pa yung idadagdag ko sa aking paparapol. So ipapakita ko na sa inyo yung mga dapat natin gamitin sa pagbuo ng wheel set. Okay, so mga kapadyak, so ito yung ating gagamitin na rims. Spunk 350 radial compliance. And ito naman po yung ating front hub, cruiser BM440. Boost po ito. Basic tools lang tayo. Flat screw, spokes tools, and yung ating spokes. So ito pong spokes na gagamitin natin is magkaibang size. Kaya meron po tayong marker. So mamarkeran ko po sila ayon sa kanilang size. So yung white lalagay natin sa mas mahaba and yung yellow naman sa mas maigsi. Okay, so mga kapadyak, mag-umpisa na tayo sa pag-build ng wheel set. Ito po yung gagawin natin is yung step 1. Kung mapapansin po ninyo, tatlo yung magkakatabi ng butas. Ito po nasa gitna is yung bulb hole or lagayan ng pito. So, ang unang butas po na lalagyan natin ng spokes is yung unang butas sa kaliwa galing sa may butas ng pito. So, ito po iyon. Tapos, dito naman sa hub, mag-umpisa tayo dito sa may non-drive side or lagayan ng tapat ng lagayan ng rotor disc. Okay, so pipili lang po tayo dito kung saan ang butas tayo mag-umpisa. So yung gagawin ko po, para masentro natin ito dito sa may tapat ng butas ng bulb hole, yung pinakasentro ng hub, bibilang po tayo ng 4 papuntang kaliwa dito sa may butas ng flange. Okay, so non-drive side, ang gagamitin po nating spokes is yung yellow or yung mas maigsi. Dahil nga sa mas malaki yung diameter nito kasi dito. So, ito po yung pinaka-center niya. Bilang tayo ng 4 papuntang kaliwa. 1, 2, 3, 4. So, dito tayo mag-uumpisa. Okay. So, pag nilagay na natin yung unang spokes dito sa may napili natin butas sa hub,
i-susuot naman natin siya dito sa unang butas mula sa kaliwa ng bulb hole. Okay, so ilagay na natin siya. Ito po yung washer. Dito po natin siya lagay. Ingat lang ako dahil ito pong rim na ginagamit natin is double side wall. So, huwag po natin siyang pakakahigpitan dito. So, kailangan half lang. Yan. Okay, so yung pangalawang spokes naman po, dito sa may hub, yan, lalaktaw lang po tayo ng isang butas mula dun sa pinaglagyan natin. So, laktaw tayo ng isa. Dito sa susunod na butas, dun po natin ilalagay yung pangalawang spoke. Okay. Dito naman sa rim, bali skip po natin itong bulb. Hindi po siya kasama sa bibilangin natin butas. Itong bulb hole. So, bibilang po tayo ng tatlo papuntang kanan. 1, 2, 3. So, skip po natin yung tatlo na yon. Dito po tayo maglalagay ng spokes sa pang-apat. So, 1, skip natin yung bulb hole. 1, 2, 3, 4. Dito po tayo sa pang-apat maglalagay ng pangalawang spokes. Huwag kalimutan ng washer dahil sayang. Okay, bali, iulitin lang po natin yung process. Sunod-sunod lang po siya hanggang sa may kabit na natin yung walong spoke dito sa ating step 1. Okay, so naikabit na po natin yung walong spokes dito sa non-drive side. So, bakit na rin lang po natin siya. Ayan. And doon ulit, hanapin ulit natin yung butas ng bulb. So, ito po yung butas ng bulb, no? Ayan. Steady muna tayo dyan. So, ang gagamitin na po natin spoke is itong mas mahaba, kulay white. Okay, step 2 na po tayo sa paglalagay ng spoke. Kung mapapansin po ninyo, bali yung spoke na nilagay natin sa kabilang side, ang katapat po niya dito is walang butas. So, dito po tayo mag-start sa unang butas mula sa kanan. Ito po yung pinakasentro ng spoke mula sa baba. So, dito po tayo mag-start sa unang butas. Okay, so naikabit na natin yung spoke. So, dito naman po sa may rim, yung unang-unang kasunod na butas niya sa kanan, doon po natin ilalagay yung ating unang spoke. Tapos, ganun din po sa ibang spoke na kasunod. So, dito nga pala sa lagayan ng dito nga pala sa may hub, ganoon din po is maglalaktaw ka lang din ng isang butas bago mo ilagay yung pangalawang spoke.
Okay, so natapos na po natin yung unang dalawang pattern. O, tig-8 spokes kada side. So, dito naman po tayo sa step 3. So, nandito pa rin po tayo sa drive side or dun sa mas maliit na diameter ng bench. Ang gagamitin pa rin natin is spokes is yung mas mahaba. Okay, so tapos na natin yung step 2. So, para sa step 3, i-twist lang natin siya. Yan. Kailangan mailabas mo yung lahat ng nipples ng kada spoke. Ayan. So, nakalabas na lahat ng nipples. So, dito sa part na to, kahit saan ka mag-start, walang problema. Ang importante, susundin natin yung pattern na over, over, under. So, this time, yung spoke, padadaanin na natin dito sa ilalim. Yan. So, yung white pa din kasi nga ito yung mahabang spoke. So, ano nga ba yung over, over, under na pattern? So, mula dito sa pinaglagyan mo ng spoke, merong kasunod na spoke yan. So, sa ibabaw mo siya, padadaanin. Kaya over, 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 and then yung pangatlong spoke is yung under. So, ilulusot mo siya papunta sa ilalim. Ayan. So, nakapakross na siya. Ngayon, makikita mo, meron ditong dalawang butas. So, ito yung pinaglusutan mo sa ilalim. Mag-skip ka lang ng isang butas. Tapos, dito mo ilalagay yung spoke na nilagay natin. So, ganito yan. Sa part na to, medyo mahirap nang ilagay yung mga spoke. So, try na natin gumamit nito. Iwasan na natin mahulog sa loob yung washer. So, ganun ulit. Kasunod na butas niya, ganun ulit. Tapos, over, over, under. Hanggang sa maikabit mo na lahat yung susunod na mga spoke. Thank you.
Okay, so natapos na natin yung unang cross pattern dito sa may drive side. So, ito naman, kabila gagawin natin. Okay, so nandito na tayo sa may last part. Ito yung part 4. So, ganun din ang procedure na gagawin natin. Ayan, padaanin sa ilalim ng spoke. Tapos, over, over, under ulit. Over, over, under. Ayan. So, nag-iisa na lang yung butas na bakante. So, dyan na natin siya ilalagay. Same procedure ulit sa mga kasunod pa niyang bakante. Okay, so walang natirang washer. It means nalagyan natin siya lahat. Okay, so mga kapadyak, ito na nga yung ating wheel set na binuo. Spunk 350, tapos Cruiser BM 440. Sana po may natutunan kayo ngayong araw sa panonood ng video na ginawa natin tutorial. Kung nagustuhan niyo po, please pakishare naman po yung video para marami po tayong ma-inspire na bumuo ng wheel set. Pero ito po ay ginawa ko lamang para matuto lang din kasi hindi din ako magkalikalikot ng bike eh. Pero nag-aaral pa lang din po ako. And huwag kayong matakot na subukan magbuo ng ganito. Kung meron kayong parts dyan, meron kayong spoke, meron kayong rim, meron kayong hub. Subukan din ninyo kasi hindi naman kayo matututo kung hindi nyo susubukan. Katulad ko, ito yung pinakauna kong nabuo ng rear. Ngayon, ito naman yung pangalawa, yung front. Saka pala, bago ko makalimutan, naalala nyo ba yung unang part ng video na to? Yung about dito sa kung saan tayo mag-start na sinabi ko. Kung merong logo yung hub mo, mas maganda. So sa akin, yung logo kasi nito is paikot. So, pinili ko na lang doon sa may center, which is doon sa may part na MN4. So ito yung ibig sabihin nun. From dito sa butas ng bubble, kailangan masipat mo yung logo ng hub mo. Yun naman ay hindi mandatory sa mga pagbubuo ng wheelset. Yun naman ay karamihan ng mga nakikita ko nagbe-build kasi ng wheelset. Ganun yung design na gusto nila. Wala lang. It's just lang. Ayan, so yan yung MN4 sa gitna. So, gitnang gitna yung pagkaka-taste natin. Okay, so mga kapadyak, hanggang dito na lang po yung ating video tutorial. Maraming salamat sa inyong panonood.